Ay, magandang araw sa inyo lahat. So, ayan. Panibagong video, panibagong tutorial na naman tayo ngayon. So, today is ibang video yung gagawin natin. Ayan, so, papasukin natin ang mundo ng Axie Infinity kasi matagal lang ng heroes dito eh. Ayan, so, meron akong kasama dito si, sino nga to? Si, ayan, si, anong pangalan mo? Patrick. Patrick, ayan, also known as Paki. So, si Patrick daw ay isang breeder, no? Breeder dito sa Batangas. Ayan, so mamaya siya yung magte-take over dito. Ipapakita niya sa mga beginner na gusto mag-Axie Infinity na katulad ko. So zero knowledge pa lang din ako. Ayan, si re-recommend ko sa inyo si Patrick, also known as Paki. Ayan, pakita natin ang yung Facebook. Ayan, ayan. So kapag ano sa mga beginner na katulad ko na gusto bumili ng Axie Infinity, ayan, napakamura lang po dito. Franz Patrick po on, also known as Paki. Ayan, breeder siya, kilalang breeder dito sa ano namin, sa city namin, sa Batangas City. Ayan, so ilalagay ko na lang yung link ng kanyang personal Facebook account dito sa ating link, at saka pag pinost natin sa page natin is ilalagay ko rin yung kanyang link to para sa mga gusto mag-umpisa katulad ko na wala pang alam. Ayan, so iti-take over ko na sa kanya kung ano ba yung sasabihin niya or gagawin niya. Ayan, so ano pong unang gagawin pala? So ayan guys, pinakauna natin gagawin is mag-open tayo ng Google Chrome kung sa PC kayo naglalaro. Bale, yung sa mobile siguro ano, another video na lang. Sige, sige. Bale, sa PC ako. Bale, ito guys, search natin Chrome Web Store. Tapos, and open nyo yung Chrome Web Store. Pagkarating nyo ng Chrome Web Store, search nyo MetaMask. Dito sa MetaMask, dito nyo i-store yung pinaka-account nyo pang login. Yan, dito nilalagay yung parang mga email, password, yun. Ay, bali yun yung magiging ano, login account. Login account, MetaMask. Ito, MetaMask. Sige, sige. Tapos yan, wait lang natin mag-add to Chrome, yan. Mag-open siya ng new tab, tapos get started. Create a wallet, ayan. I agree, tapos yun. Password na agad. Hindi, huwag na ito ngayon. Ano ko na lang keyboard. Wala na siyang username, ganun. Wala, wala. Bale, password lang lagi. Ito yung pinaka-username niya. Lalabas pa lang. Okay, sige, sige. Tapos ito. Ito yung, so, ito yung pinakamahalaga sa lahat. Dapat hindi ito makikita ng mga... Tao, sige, sige, sige. Yan, bale, ito. So, ina-notepad ko na lang. Sige, thank you, thank you. Lagyan natin, ha. And after nyo pong makuha yung seed phrase nyo, yun, pagkatapos nyo i-save, either sa notepad or Facebook or something, and i-click nyo naman yung pagkakasunod-sunod ng 12 words na pinakita pala kanina. Tapos yan guys, and tapos na tayo mag-register sa MetaMask. And ito na po yung ipapakita. And, bali, account ko na yan, ganun. Ito na po yung pinakapang-login nyo mamaya. Makikita nyo after nating magawa ng Ronin Wallet. Tapos yun. Sige. Ngayon naman, back tayo, punta tayo sa homepage ng Chrome Web Store, then search natin Ronin Wallet. Ayan. Tapos add to Chrome ulit. Tapos yun. After nyo ma-add to Chrome, hindi siya mag-open ng new tab, so kailangan nyo pindutin yung extension, then Ronin Wallet. Tapos get started ulit. Parang halos same procedure lang guys. Tapos ayan, password. Pwede magkaiba dun sa isa. Pero kung ako, pagparehawin mo. Oo nga, sabay. Parang din na ulit ano. Hindi, tsaka pag kasi nalagin mo yun sa ibang device, let's say sa cellphone, ano, hihingi na yun ang bagong password. Password ng password. Bali, kunwari, kahit 321-321 lagay mo dito. Dito lang sa PC na yun. Okay, so... May kanya-kanyang password kada, ano. Kada device. Kasi ito yung seed phrase kung tawagin. Katulad ng MetaMask, no? Tapos yun, confirm seed phrase. Number 2. And susundin nyo lang guys yung ito yung number ng word, tapos itatype nyo lang dyan. Tapos yan. So ayan guys, tapos na tayo magawa ng Ronin Wallet. Then ayan, ito na yung Ronin Wallet nyo. Tapos meron na rin tayong MetaMask. Ngayon naman, pupunta tayo sa Axie Infinity Login. Tapos ayan guys, kapag nandito na kayo, pindutin nyo lang tong Login with MetaMask. And parang magsisync yung marketplace account nyo sa MetaMask nyo. Kumbaga, ito na yung pinaka-register. Yan. So, next nyo lang, then connect. Yan. Para mag-sync yung marketplace sa MetaMask nyo. Tapos, sign. Tapos, ito naman guys, parang nickname lang yan. Nickname. So, palitan na. Heraldo na lang. Okay lang yung ganyan lang. Okay. Sige, sige. Tapos, pwede mo naman siyang palitan anytime pag gusto mo. Tapos, ayun. Tapos yun, ito, attach Ronin to account. Sa inyong ginawa natin pangalawa na.
ito yung pangalawang ginawa. Tapos ito namang Ronin account, yung Ronin wallet. Diyan ini-store yung mga Axie, SLP, yung pina-farm natin araw-araw. Okay. Tapos itong AXS, yung pang-breed. Ayan. Ayan. Tapos set up email and password. Ayan. So, email. Kahit anong email na ba? Basta, ano, basta active. Tapos kahit naman, basta ang pinakamahalaga yung seed phrase ng MetaMask at saka Ronin. Kasi kahit makalimutan mo yung email and password mo, pwede mo siyang ilogin via MetaMask. Okay, ito. So, ipapasok mo na yung code. After nyo magawa itong sa dashboard, bale, kailangan naman natin ngayon ay mag-download ng pinaka-application. So, search natin, Axie Edge, download. Ayan. Ito, getting started with Axie Infinity. Yan. Nandito po yung, scroll down nyo lang konti, andito yung link for Android, iOS, Windows, macOS. Anong pinagkaiba yun niya dun sa mismong official website nung? Ay, ayan pala. Ano, may redirect pala. Okay, kasi kapag kunwari mobile yung gamit mo, parang hindi binibigay yung link ang basa. Iba sa iba ka din na direct. So, dito yung pinaka, ano, pinakamadaling downloaded. Tapos, ito sa iOS, beta test pa lang siya. So, sa panahon ngayon, bawal sa iOS. So, Android and Windows lang, tsaka macOS yung pwede. Okay, so Windows tayo. Yan yung pinaka parang kumbaga nandiyan yung ano nandiyan yung Axie Infinity. Parang ano lang siya, ano tawag doon? Emulator. Launcher, parang ganoon. Okay, sige. Para ma-access yung ano Infinity na Axie. Log in. Then install. Start install. Yan, tapos wait lang natin mag-install. Tapos yun, ang kapag bibili kayo ng account ng mga Axie, ang kailangan lang ng seller is itong Ronin address niya. So copy niyo to, sasend niyo sa seller. Wait niyo lang siyang ano, mapasa ng seller. Ayun, so, sige guys. So ito meron na ako ano Axie account niyan. Yan. Ito na 'yan mismo. Ang problema lang dito is wala ka pang Axie talaga, no. Kailangan pang bumili. Pero sa tunay, kunwari low budget, kunwari sa ibang tao, low budget lang. Ayun, sige. Maganda talaga syempre mag kumbaga mag-start muna kayo sa kahit sa mga kung tawagin kasi yung mga mamurahing mga mamurahing Axie, chapsoy ang tawag. Chapsoy pagka mahina. Tapos kapag yung mga mamahalin like 40k, 50k up ganun. Ang tawag na doon is mga pure teams. Kasi nung nag-umpisa hanggang ngayon, ganun nakalaking income yung nakukuha mo. Kahit hindi mo ibig sabihin direct na range. Basta ano, kumbaga let's say ang puhunan ko 3 digits. Yung 3 digits kong puhunan, bawi ko na. Tapos ngayon, kumikita ka na rin. Kumikita na ako. Parang, kumbaga, lampas na sa puhunan yung... Kinita mo. Lampas na sa puhunan yung kinita ko. Bale, kumbaga, tubo na. Ganun. Pero yun nga, depende pa rin sa diskarte nyo. Marami kasing way para kumita ng pera sa Axie. Yung iba, naglalaro lang. Yung iba, buy and sell, ganyan. Yung iba, basta, nag-breed, ganun. So yung Ronin ID naman, ano siya, normal lang na i-public siya, ipakita sa mga tao. Ano, Ronin address? Okay lang, okay. Wala nang makahack doon or something. Baka bigyan ka pa nila. ganun. Parang ano lang, kumbaga sa bank account, yun yung account number. Safe naman. Safe. Bala yung pinakabawal, syempre, password. Yung seed phrase talaga, pinakamahalaga sa lahat. Yung 12 words. Yun yung wag na wag mo ipapakita kasi pag nakita yun ng mga tao. Kaya na nilang iha. Kanila na yun. Nung nag-umpisa ka mag-Axie, sinong tao yung nilapitan mo, taga dito lang din ba sa Batangas? Hindi, bale, nung ano, let's say, itong araw na to, na-discover ko yung Axie, nakikita ko kasi sa newsfeed ko. Yun nga na, parang, uy, ano to, kumikita, tapos, kita ko, mamahal din ng mga, mamahal ang mga puto, mamahal ang mga itlog. Sabi ko, taas to, mga kikita. Pero pagtingin ko, sabi ko, parang ang pahit na itsura, parang mukhang hindi naman... Parang duda eh, di ba? Sabi ko, gagastos ka ako sa larong to, sabi ko. Sige, testing. Parang sinabi ko sa kapatid ko kasi yung kapatid ko gamer din. Sabi ko, kaya tingnan mo to. Ito mo, kumikita ng pera. Sabi niya sa akin, ikaw muna mag-try. Pag na-testing mo, nasaka mo sabihin sa akin. Ganyan nga eh. Tapos din, search ako konti. Isip ko, parang nakatamad. Ang laki, masyado. Parang huwag na pala. Kaya nga. Tapos di, tulog ako ng araw na yun. Tapos pagising ko kinabukasan, naglalaro na. Ang kuya mo, naglalaro na. Tapos yun. Sabi ko, sige. Tapos yun. Nag-research ako siguro for 1 week. Kung ano maganda, kung ano malakas, ganito, ganyan. Pero yun nga.
pagka-research ko, saka ako bumili. Pero ang advantage nyo naman, kunwari, bibili kayo. Kumbaga, kunwari ako, as a seller, alam ko na yung mga tama at mali, mga, yung mga synergy ng skills. Yes, kumbaga, buo na. Kung gagamitin nyo na lang, bale. Sa kanyo na lang aralin along the way, kapag naglalaro na kayo. So, yun yung advantage, guys, ng ano, ng sa tao ka bibili, pero make it sure, trusted yung taong bibilan nyo. Ayan, so, re-recommend ko na sa inyo si Pake para, ano, para legit, sure na sure. Ako na nagsasabi sa inyo, ginagarantee ko na. At sobrang dami na rin namin, guys, online transaction. So, yun. Sinisigurado ko sa inyo. Safe. Safe na safe. Tapos, yun. Yung iba namang seller, ang mga kalokohan nila, sa Axie kasi, sa pagkakaalam ko, pero hindi ko pa naman napapatunayan. Kapag daw once ginamit ng seller yung Axie, kasi di ba may 20 energy tayo. Kunwari yung seller, ginamit yung Axie, tapos sa kanya binenta. Possible maban yung pinagbentahan, pero hindi ko 100% sure. Ayan, so yun yung guys, dapat ano, yun, save tayo. Yun yung iingatan nyo, dapat yung seller, either kilala nyo or kilala siyang seller. Para hindi kayo maban, kasi pag naban, 30 days yata or 120 days maalin. Ayun, so wala ka nung mawawala sa inyo ng ganung araw, no? Nagpa-farm na dapat kayo ng ganung araw, eh. Eh, isipin nyo halos 1K per day yung kinikita dito sa Axie. Eh, kung 120 days kayo ban, may 120,000 na dapat kayo. Oh, yun. So, nagaling na yan sa ano natin, ha? Legit nating seller. Ayan, si Pake. Kaya, yun, sa legit na seller lang kayo bibili para sure. Wala nang iba, kay Pake na lang. That's yun. Ayan, moving on na tayo. Moving on to the game. Ito na guys, pagka nasend na ng seller yung Axie, pupunta na tayo dito sa Axies, tapos and Sync Axie. Lalabas na dito yung mga Axie na binili nyo. So, ayan guys. Ito, since nagtatry pa lang si Geraldo, ito yung mga binili niya. Testing muna. Ika nga, chapsuy muna. Semi-chapsuy. Pero, goods. Line up. Sige. Pero goods pa rin naman to. Kasi, yun nga, kumbaga sa ano, pili to. So, yun yung tamang pagkakasunod-sunod. Eh, pala, yan. Bale, ito guys, yan. Ito yung tank natin, pero, ayan, mataas yung shield. May konting damage. Tapos, ayan, may energy steal. So, ayan. Ito yung tank, kung tawagin. Tapos, ito naman. Siya nasa front, no? Nasa front palagi. Ang tawag dito is plant, yan. Kulay green, plant. Yan. Plant, yan. Tapos, ito namang nasa mid lane natin. Ito yung beast. Yan, kung tawagin. So, sila yung damager, no? Pinaka-damage. Usually, ang mid is support, ganun. Tapos, depende sa ano kasi sa parang sa combo na gagawin mo. Pwedeng yung mid laner ay semi tank, pwedeng support, pwedeng pure damage, ganun. Backdoorer ganun. Basta sobrang daming pang kailangang aralin dito sa Axie. Akala nyo parang simpleng ganun lang. As in, ito sa backline nito. Yun, ito full damage. Yan, puro na. Yung mga skill na to, kapag nakuha mo example yung sa Axie, nandiyan na ba skill na 'yan? Bubuuin mo pa. Hindi, fix na 'yan. Parang let's say may dalawang Axie, magkaiba yung skill. Pag binred mo siya, pag nagsama yung dalawa, random dun sa skill ng dalawang lalabas. Okay. So, pag magkaparehas yung skill ng Axie, malaki yung possibility na the same skill yung lalabas. Okay, sige. So, ayun. Lagyan natin team name. Anong team name? Kahit ano, Araldo na lang ulit. Sige, Araldo. Save team. Pwede naman yung baguhin anytime, so safe yan. Sige, sige. So, ayun guys. Ito naman yung tinatawag na energy. Ayan. Ang energy is ginagamit siya sa adventure tsaka sa arena. Kapag nag-adventure kayo ng may energy, makakakuha kayo ng experience para mag-level up yung mga axes nyo. Tapos, kapag naman sa arena nyo ginamit, makakakuha kayo ng tinatawag natin na SLP. Ito guys yung SLP. Ayan yung binibenta. Sa oras na ito siguro around 6 to 6.5 pesos each. So, kung daily makakakuha kayo ng 100, ano na agad yun, 650 or 600. May limit siya. May limit siya everyday. Plus, ito yung quest, plus 50. So, 150 SLP. Tapos yun. Tapos, ito guys, kunwari, medyo matagal na kayo naglalaro. Let's say, 1 week, 2 weeks. Pwede nyo nang ibuhos lahat ng energy nyo sa arena. Yun, dito kayo makakuha ng extra SLP. So, sa ngayon, adventure muna kasi kailangan magpa-level. Yun. Yan, sa ngayon guys, adventure muna kasi una sa lahat, syempre baguhan pa lang tayo. Kumbaga, kinakapapa natin yung skill ng mga aksi natin, ganyan. Tapos, yun nga, kapag kasi pinokus nyo sa adventure, let's say dito sa Ruin 1, yan, kapag dito kayo nag-adventure, puro 1 SLP lang yung bigay. Unlike pag nagpa-level kayo, let's say level 15, sa stage 15, 6 SLP per round yung bigay. Pero so, malalakas na rin yung kalaban doon. Kaya kailangan natin magpa-level. Kumbaga, let's say, sa unang araw, naglaro ka ng
4 to 5 hours. Hmm. Sa kinabukasan, 3 to 4 hours na lang. Tapos, kumbaga, pababa na pababa yung playtime mo, yung kailangan mong laruin na oras. Kumbaga, mas efficient na siya laruin kapag mas mataas yung level niya. So, at least siguro 2 weeks, mag-adventure kayo. Makarating man lang kayo sa stage 15 or, syempre, mas malayo, mas maganda. Pero yung iba, mas gusto nila yung income. So, siguro at least stage 15, tapos pwede nyo nang ibuho sa arena. Pero yun nga, choice nyo yun. Sa paglayo ng stage, sa pagtaas ng level, sa pagtaas ng level na kasi nyo, sa paglaki ng SLP na bigay. So, let's say, 8 games, kota na agad kayo. Unlike dito sa stage 1, 2, 3. Ano, makaka 100 games kayo bago matapos yun. Kasi 1 SLP lang dito. Doon, 8 games sa malayo, tapos ka na. Tapos yun. Tapos ito yung daily quest, kung tawagin. Yan. Itong daily check-in yung kanina yung kinlik natin. Tapos, complete 10 adventure mode levels. Ibig sabihin nito, kailangan mo lang manalo ng 10 times sa adventure. Kahit, kunwari, 10 times sa stage 1 or 10 times... Pwede magpaulit ulit sa stage 1. Pwede magpaulit ulit sa stage 1. Or kahit saang stage mo gusto. Tapos yun, win 5 arena matches. So, kailangan natin mag-arena. Mamaya na yun kasi... Kailangan, kumbaga ang pinakamagandang gawin, ubusin mo muna yung energy mo sa adventure. Tapos kahit wala ka na kasing energy, pwede ka pa rin mag-arena, pwede ka pa rin mag-adventure. Ayun. Pero pag walang energy, wala na makukuhang SLP. Meron. Pag sa adventure. Yun. Kunwari, sa arena meron. Sa arena, pag wala ka ng energy, wala ka ng SLP. Pag sa adventure, wala ka ng energy, may SLP pa. Ayun. Okay. Let's say naubos yung 20 energy mo. Tapos ang SLP mo pa lang is 60. Yun. So, pwede mahabol. Pwede mong habulin. Let's say, napatigil ka sa stage 8. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Kunwari, dito lang yung kaya mo, hindi mo na kaya yung 9. Eh di, 60 SLP ka na. Dito, uulit-ulitin mo lang sa stage 8. Pero, ang recommend ko, kapag yung wala ka ng energy, tas wala ka na nakukuhang XP, and every 5 levels, like 1, 2, 3, 4, 5. Dito kasi, 2 SLP yung bigay. Tas dito, 6, 7, 8, 9, 10. Dito naman, 4 SLP. Pag pinaulit-ulit mo. Every 5 levels. Tapos, siguro maglalagay na lang din tayo ng mga guide sa description para din sa ating mga viewers. Ayan, para mas madali nilang mag-gets yung stage na mga magagandang tambayan. Kumbaga. Kasi meron din dito na, kunwari, stage 7. Mas malaki yung XP kaysa sa stage 8. May mga ganun. May ganun sila. Tapos yun. Tapos yun, itong energy guys, every 6 hours, nagkakaroon ka ng 5 energy. So, 24 hours, total of 20 energy. Ayan. So, hindi siya madadagdagan kapag 2020 na kailangan gamitin talaga. Parang kung... Nakalagay naman pa. Bale yun. Kung mag-consume nyo kahit at least 5 para... Hindi lugi para mag-regen. Para umandar yung oras. Oo, tama. Sige, yes. Tapos, ito guys yan. Kapag ang axe nyo ay 3 hanggang 9, yan, meron kayong limit na 20 energy. Yan, so, pwede nyo siyang ipunin hanggang 20. Tapos, Yung ibang ginagawa, bumibili ng maraming murang axe para sa energy. Bumibili sila ng mga halos wala nang kwentang axe. Makompleto lang yung 20 axes para... Para every 2 hours, may 5 energy sila. Tapos, ang cap ng energy nila is 60. Pero yun lang, ang hindi nila pwedeng i-grade na sobra yung SLP, no? Kasi 100 lang siya per day, tama ba? Hindi. Bali yung sa adventure, yun nga, may limit na 100. Pero sa arena, walang limit. Tuloy-tuloy. Once may, basta may energy ka, tas nanalo ka. Basta may specific na, let's say, sa bracket na 1,100 to 1,300, 7 SLP yung bigay. Tapos sa pagtaas, sa paglaki din. Yun. Bale yun, ang hinahabol to ng mga tao, itong 60 energy, kapag pag sobrang lakas ng team nila or alam nila sa sarili nilang, ay, kaya ko to, madami akong manalo sa arena. Ayan. Kumbaga, hindi sila lugi kung kukunin nila to. Lalo na yung mga 2K MMR pataas. Tapos yun. Tapos ito guys, subukan nating maglaro. Ito, adventure. Tapos, ito yan, stage Lunacia Ruin 1. Ayan. Ito yung mga aksi natin, tapos start. And kada stage, ilang energy ang nababawas? One. Kahit saan ka pumunta, laging one lang. Tapos yun guys, ayun sa card, paano naman sa card? Ito naman sa card, ito yung tinatawag natin na energy. Ng card? Mostly, halos lahat ng skill, kailangan siya ng energy. Let's say ito, yun, kita nyo, nabawasan yung energy natin. Nabawasan. Kada round, may... Balik, kada round, bibigyan ka ng... Sa adventure to, kada round, bibigyan ka ng 3 energy and 3 cards. Yun. So, ayun. Ayun guys, diba? May 1 energy kada card. Pero may mga skill din, 0 energy cost. Ayun.
Ayan, makikita nyo yan, zero energy. Pero, tapos yung mga effect yan, babasahin na lang natin mamaya. Tapos, ito yung kulay red, kita nyo yung parang spada. Yun yung damage, yun naman kulay green yung shield, yun yung shield. Ah, okay. Yung mga skill nung, nung Axie Force. Let's say ito, pindutin natin. Ayan, meron siyang 75 shield, tapos 75 damage kapag umatake sa kalaban. Ayun. Tapos, ito naman yung health natin. Ito yung health. Ang tawag dito sa possible na to is plant. Ito beast, tas plant ulit. Tapos, yun nga. Ito namang, ayun, ito yung HP ng kalaban. So, ang gagawin mo lang is, parang mag-a-addition ka lang. Di, kunwari, 110 plus, ito 122 kasi strike 3 times. Ano ba yung kada attack, nagre-reset din lahat yung, yung card? Ayun, nadadagdagan lang siya ng tatlo. Adi, pagpalagay na yan, basahin muna natin yung mga skill para medyo, para medyo magets ng mga viewers. Etong Night Steel, 80 damage, 10 shield. Steal 1 energy from your opponent when comboed with another card. So, pag daw ito, isinabay nyo, let's say, dito sa Juggling Balls, or sa Bamboo Clan, or sa Vegan Diet, yun, makaka-steal ka ng 1 energy sa kalaban. Kunwari, tumira siya ng 3 cards, may tira pa siyang 1 energy, yun, mapapapunta sa'yo yung energy ng kalaban. Pero calculated na. Pero dapat, nakakombo nga siya sa ibang card. Yun. Pwede rin dalawang beses na sarili niya. Kasi yun. Ito, Juggling Balls, ito yung pinaka-damage natin. 40 yung nakalagay, pero strike 3 times, so 120. So ito naman, Bamboo Clan, 80 damage, 70 shield. Tapos, increase 20% damage when chained with another plant card. Ang chain naman, yung chain na tinatawag is, parang, kunwari, itong Axie na to, di ka plant card. Tapos sa kabila, may plant card din. Pag pinagsabay mo silang pinatira, yun yung chain. Pero kapag sarili, combo. Bale, kunwari ito. Ito, diga kulay orange yung Night Steel. Mm. Ang tawag dyan, Beast Card. So, orange. Beast Card, Beast Card at Beast Card. Chain yan. Okay. Yun. As yun. Basta ang combo, yun nga. Dalawang sariling card. Ang chain, yun. Dalawang magkaibang Axie na, same class card. Tapos ito. Ito, Luna Absorb, gain 1 energy. Ito kahit maya nyo gamitin kasi para madagdagan energy nyo. Wala siyang energy ko. Madadagdagan lang yung energy nyo. Tapos, Nitro Leap, 115 damage, 35 shield. Always strike first if this Axie is in last stand. Yun namang last stand, guys. Ayun yung, siguro mamaya makikita nyo sa habang nag-i-stream shop. Yun yung parang nagsusuper sa akin yung mga Axie. Yung parang umaapoy, gano'n. Nakita ko na yun. Kapag daw nakaganon ka, pag naka-last stand ka, ikaw yung una palaging titira. So, kahit mababa yung speed niya, yun nga, 43. Pero nga, sa mga Axie mo, yan yung fastest, so lagi siyang una palaging. Pero kunwari, may kalaban kang mga bird, aqua, yun yung mga mabibilis na Axie. Pero mas mauna ka kung nakalastan ka. Ayan. Tapos ito, clam slash, 110 damage, 40 shield. Apply attack plus to this Axie when attacking beast, bug, or mech targets. Yan. Ay, yung beast, bug, at mech, yun, parang magkakasing class, nasa isang, kumbaga nasa isang sila, nasa isang category. And ito yung beast, yung parang paa. Yan, tapos ito yung plant. Yung mga naka-touch sa kanila. Bale, siguro lagay na lang din natin mamaya dun sa guide para malaman nila kung ano yung... May kontrahan kasi dito, guys. Kunwari ito. Itong beast card, pag inatake mo siya sa plant, meron siyang plus 15% damage. Kontrahan. Paper scissor na sinasabi niya. Yan. Yan. Tapos yun. Tapos ito, yun nga. May plus attack ko pag beast ang tinira. Tapos... Ito, piercing sound, 80 damage, 40 shield. Destroy one of your opponent's energy. Yan, kapag daw ginamit niya yan, ayun nga, mababawasan ng 1 energy yung kalaban. Pero, ang ginagawa ng iba, kunwari, alam ko may ganun yung kalaban, ititira ko lahat para wala siyang ma-destroy na energy. Tsaka kunwari, para wala siyang ma-steal. Ayun. Tapos, yun, ito naman sa backline natin. Hair dagger. Draw a card if this Axie attacks at the beginning of the round. So, medyo mababa yung speed niya, kaya ang gagawin natin dyan, kunwari ito, bigla may card din to. Yan. Hindi ko muna ititira yan. Ang mamaya, pag lumabas ng card na to, papakita ko. Sige. Basta, nga, every round may 3 cards, 3 energy. Kapag ginamit yung to, tapos nag-take effect, edi bale, total of 4 cards na makapunta sa'yo. Scarab Curse. Target cannot be healed until next round. Yan nga, hindi daw, kunwari yung tank niya may heal. Hindi yung makakapag-heal kapag na-attack mo nito. Tapos ito, Sinister Strike. Yan. Ito yung mga malalakas na pangwasak ng tank. Ito, yung kulay red na skill. Ano ba ito, red? Yan. Ito mga kulay red at kulay orange na skill. Ayan. Ito yung mga pangwasak talaga ng tank. Ayan, ako
kalakasan. Ayan, so yung mga skill na yan, yan yung skill ng Axie ko. Yan. Fix yan. Hindi mo na yung mababago. Sa kahit yung ibang Axie na may ganyang breed, ganyan din yung skill nila or depende sa ano? Depende. Parang, depende. Kunwari, meron nga mga pure. Kunwari, ito, beast. Di ba meron siyang aqua card. Yan. Yung iba, kunwari beast. Pag pure, lahat beast yan. So yung ano, bawat kulay nitong skill na to, may legend siya kung saan siya nanggaling. Yan. Ayun. So, yun guys, try na natin makipaglaban. So, 294 HP nung kalaban. Bale, 120 kasi strike 3 times plus 110, edi 230 na. Tapos, yun, edi plus 75, edi 305. Sure kill na yun. Tapos, may tinatawag pa tayong ano, combo. Pero, wag na lang muna natin explain sa video na to kasi medyo complicated na. Medyo complex na yung ano. Ito yan, basa. Ayan, basta kumbaga sa ngayon, addition muna tayo. Para kumbaga basic lang. Tapos ito, gamitin din natin kasi zero energy siya. Tapos magigain tayo ng one energy para next round, mas madami tayo energy. Ayan. E-enturn lang pagka okay na. Kapag okay ka na, masaya ka na sa binitaw mong card, e-enturn mo lang. Yun, nag-gain energy tayo. Bala yun. Ang goal dito sa adventure guys is buhayin yung tank nyo at saka kumatay ng kalaban palagi. Parang kumbaga, dapat halos kada tira mo ay may mamatay na isa para kumbaga, para kukunti na yung kalaban mo lagi agad. So ayun guys, meron naman tayong gain 1 energy, 130 damage, plus 75, 205, tapos ito plus, let's say plus 80, 205, 285, pero may bonus damage yan. Kaya siguro sapat na yan. Tapos ayun guys, kapag di ba, kita nyo, kaya kita nyo yung formation ng Axie, ng aking Axie, ng team ko. Yung iba ang ginagawa nila dito, tapos sa likod, tapos dito magkakahilera. Pero pangit yun, maganda kapag nakaganyan. Para kasi kung sinong katapat nila, yun yung pupuruhin nila. Okay. Kapag itong, let's say itong plant nasa gitna, mali ano yan, 50-50% yan kung sinong titirahin niya. So random. Yun. Bale, yun nga. Kunwari, tumira ako ngayon. Titingnan natin kung nasa taas or nasa baba yung titirahin ng plant. Pero itong nasa likod, sure na ito yung katapat yung titirahin. Yes, yun. Gain energy. Yes, yun. Attack. Ayun, swerte kasi taas yung tinira. Ayos. Yes, yun, guys. Audi. 100, sure kill na yun. Hindi na natin kailangan i-compute. Kasi over na, over kill. Kasi yun, pagkatapos nung game, ayan, makikita nyo yung experience ng Axie nyo, yung XP gain. Tapos, ito yung SLP. Ayan, meron na tayong 1 SLP, so, isi 6 pesos. Ayan. Laro ka lang, kumita ka pa. Ano, stage 1 pa lang yun, kaya konti. Tapos yun, ayun guys, nagkaroon tayo ng 1 over 100 SLP. Paano kung halimbawa namatay ako sa stage nyo, namatay yung tatlong Axie ko, ano mangyayari? Okay lang, bali ang mangyayari doon, mababawasan yung energy mo, wala kang magigain na kahit ano. Okay, tapos pwedeng labanan ulit. Okay, pwede. Pero pag gano'n na, natalo ka na, urong ka muna. Doon sa kaya mo lang para hindi masayang yung energy mo. Tama. Kumbaga, halimbawa, di ako nakaalis sa stage 2, lagi akong patay. Sa stage 1 muna ako, palevel muna na Axie. Ulit-ulitin mo muna doon sa kaya mong stage. Ayun, pwede naman pala. Tapos yun, di ayun guys, ito yung ikokota nyo everyday 100. Tapos, quest, complete 10 adventure mode levels. Ayun, tagal na. 1 over 10 lang. So dito sa quest na to, para makuha yung bonus na 50 SLP, kailangan matapos ng tatlo. Ano ba yung nag-iiba-iba araw-araw or depende sa level? Fix yan, fix. Ayun na mismo, araw-araw. So yung weekly quest, ano naman yung weekly quest? Bale, sa ngayon, parang wala pa yun, wala pang sinasabi sila about dyan. Lahat, so wala pa nakaka-access yun sa Wala. Okay, tapos so yun. Ito, tapos ito naman, try natin din mag-arena. Bahala na kung manalo o matalo. Kumbaga, ilang energy ang bawas sa arena? 1 lang din. Ayun, sige, try natin. Try natin. Kumbaga, para lang makita din ng mga nanonood kung kung paano yung diskarte sa arena. Napakasimple lang ang graphics niya, pero maganda naman tignan. Pag naglalaro ka na, masaya naman pala, akala mo hindi. Tapos yun. Ito guys, yan, kita nyo, may healing aroma siya.
kalaban yan, sa kalaban. Ang mostly ang ginagawa ng mga player pag may mga experience na. Alam, syempre medyo alam ko na yung mga skill ng kalaban. Sa ulo ko na yung mga effect ganun. Ang ginagawa, tinitingnan mo na yung mga skill ng kalaban. Ah, kikiklik yung axe ng kalaban, makikita na. Tapos pwede mong kumsatin yung skill. So wala namang yan time limit, pwede namang magtagal kasi nag-iisip ka doon. Ano, may time limit siya, bale. Kapag sa arena may time limit, sa adventure wala. Kasi dito syempre may kalaban ka. Online kasi 'to. So, tao din yung kalaban, tao din yung kalaban mo. Kaya yun, hindi pwedeng magtagal sa ayan, binibilangan na tayo. Kasi gagamitan ko siya ng pre-card, anti-heal at saka ito damage. Ito lahat ng card na to, malakas to sa pag sa plant mo tinira. Tumira siya ng dalawang card. May still energy siya pero ginamit ko lahat ng energy, so dali siya. Tapos dinisable ko yung heal niya. Para hindi siya mag-heal. Next round, hindi siya makakain. Tank yun, no? Yung nasa unahan yun, diba? Yes. Tapos... kita natin may energy still pa din. Pero, hindi naman yun palaging meron, so... Parang papakaramdaman ko lang kung mag-shield siya, kung ano man. Kasi dito sa arena, pakiramdaman talaga yung labanan. So, challenging talaga. Tapos ito, yan. Since nabawasan ako, gagamitin ko tong heal, life steal to. Heal this Axie by the damage discard inflicts on a plant target. Ito yung kalaban natin plant. So, pwede ko siyang gamitin para mag-life steal. Tapos, meron siyang 75 shield. Tapos ito, meron din siyang 70 shield. Kaya goods. Yan, makapal yung shield natin. Hindi tayo basta-basta makapatay ng kalaban. Ang laki ng nabablock nating damage. Tapos nag-heal pa tayo. Ayos, napatay natin. Eh, pag nag-aapo yun, ano yung ibig sabihin? Yan, ito yung tinatawag na last stand. Okay. So, pwede pa siya umatakan. Ito yan, yun. Always strike first if this axe is in last stand. Kung umaapo ito, tapos hindi na matay, next round, siya yung pinakaunang titira. Kung gagamitin mo yung card na. Tapos yun. So, wala na yung ano, wala na yung kalabang problema natin. Yung tank. Wala na masyadong, ano, nag-heal, ganun. So, pwede na tayong mag-ipon ng energy. Pag ganyan, di ka, may 2 energy tayo, pero ang HP ng kalaban, 400. Mukhang hindi natin kayang patayin, so pwede kang mag-end turn muna, magpa-pass ka muna para mag-ipon ng energy. Bali, siya na yung a-attack yung sunod kasi nag-pass ka din. Pero depende sa discarte niya, maaaring mag-pass din siya. Okay, para mag-ipon din. Mostly, ang ginagawa ng mga tao, ano, nagpapasa round 1. Pero since kita kong meron siyang energy steal, ginamit ko na yung mga card ko. So, wala siyang na-steal sa akin. Tapos yan, diba, 72 HP na lang yung tank natin. Ang gagawin natin dyan, parang pang bait na lang yan. Hindi na natin ititira. Kasi ititira ko itong mga nasa backlines. Ano itong 1, 4, 5 niya? Ito yung sequence ng pagtira. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin, okay. Kunwari, naglagay kaming lahat ng card. Ito yung pinaka natitira, sunod to. Magkakasunod yan. Tapos lahat ng Axie pwedeng tumira every round. Kung gugustuhin mo. Pero since mamamatay na yung tank natin, pas, ipapass ko na muna yan. Tira ko na itong nasa backlines ko. Tira natin itong clam slash kasi ito yung bagay na card doon. Tapos destroy energy. Then, ilang card yung pwede mong i-gamitin kadra? Depende sa energy pala. No? Pero maximum kada Axie, 4. Ayan guys, meron na tayo ulit free energy. So gamitin ko siya ulit. Tapos tirahin ko yung kanyang aqua ng 2 cards. Kasi baka gumamit siya ng mga skill na may shield. Tapos mabuhay pa. So mangyari, masasayang lang yung tira natin. Maganda, isagad mo na. Kumbaga, ayan, para sure kill. Kasi baka mangamit siya. Ayan, katulad niya, may shield. Tapos yun, energy still na naman siya. Pero wala nang energy, dilugi na naman siya. Free energy. Buhay. Kung hindi ko pinatay yun, lugi ako. Sobrang laking ano nun, sobrang laking impact. Maagalaw pa siya eh, no? Maagalaw pa siya. Tapos yun, pag ganyan, siguro, di ba may 3 energy tayo, tapos ito lang yung damage natin. Kumbaga bitin. Kumbaga, pwede mong ipass muna natin para mamaya isang biglaan na lang para patay. Tapos yun, ang gagawin ko ngayon is, yun nga, pipindutin ko yung free energy kasi wala namang mawawala sa akin. Tapos,
in case na hindi siya tumira or tumira man, okay lang. Magtitira lang ako 2 energy parang. Kasi every run, nagbibigay ng 2 energy. So, magkaka 4 energy ako if ever mamatay ko. Tapos mababurst ko siya ng mga card ko sa backline. Ayun na, nakakuha ko 3 energy. Tapos, destroy energy. Yun. Ito okay. Yun guys, ito yung tinatawag na last stand. Ah, automatic activated siya kahit hindi nilagay. Oh, ano siya, parang by chance. Kumbaga, para siyang critical. Ito kasi itong tinatawag na moral. Ito yung nagpapataas ng chance para mag last stand tsaka para mag critical. Ayun. So, sulit pa sulit na yun. Tapos yun, ito, magagamit na natin yung tinatawag na always strike first. Pero yun nga, since sadya na siyang first. Gagamitin para buhay pa ulit siya sa susunod na round. Tapos yun, pwede na natin siyang i-burst. Sure kill na to. Kasi diba, titira to 100. Tapos gagamitin ko to lahat. Sure kill na yun. Tapos ang ginawa ko guys, diba may dalawang bar pa. Kada isang card kasing tira, mababawasan ng isang bar yan. Ang ginawa ko, binuhay ko siya. Para ang focus na itong kalaban, ito pa rin. Binuhay ko yung isa kong axis. Parang ginawa ko, binuhay ko. Ayun, kaso. Nagtumira siya ng ano iba. Pero okay lang kasi patay. Tapos tira tayo 4 cards. Huwag lang sana maglalastan. So yun. Yun, patay. Easy win. So yun guys, hindi lang siya literal na nilalaro basta-basta. Kailangan mo din pala mag-isip, no? Kumbaga discarded din. Kahit di kagandahan yung aksi nyo, mananalo kayo sa mas magandang aksi kung didiskartehan nyo ng aksi. Tama combination ng card din. Tsaka yun nga, matututunan nyo naman siya over time. Kumbaga hindi siya naituro, talagang kayo makakadiscover kung gaano, kung ano yung potential ng aksi nyo. Mas yun. Ito guys yung small love potion na yun. Oh grabe oh, 7. Plus 7 agad. Easy 42 pesos na kayo dyan kung 6 pesos isa oh. Pwede na kayo pala. Pwede na kayong kumain sa karinder yan. Kada isang panalo, isang cheeseburger. Oo, tama, ayan, diba? Ayan, tas yun. Di nanalo tayo sa arena isa, tas nanalo tayo sa adventure. Para naman makita nyo yung total SLP nyo dito sa inventory. Ayan, ito siya, 8 SLP. 8 SLP agad, no? Tas yan, back. So yun, ito, adventure. Pwede nyo siyang ulit-ulitin lang. Tapos yun, siguro try mo ding maglaro. Ikaw naman. Ayun, sige, parang, sige. Yan. So yun guys, kung ano may papakita ko ditong performance, pagpasadyan nyo na kasi yun nga, di naman tayo fully knowledge pa dito. As in, ngayon pa lang ako maglalaro nito. Ayan, so kung ano may papakita ko dito is bahala na tayo. Ayan, sige, subukan natin. Sa adventure mode muna tayo since beginner tayo. Actually, first time ko talaga maglalaro nito. As in, okay. So dito wala namang oras, no? So wala, pwede ka pa mag-isip. Ngayon, may mga card din sila. Ayan. So para daw makita natin kung ano yung mga skill ng kalaban, i-click nyo lang sila. Ayan, so ito yung mga skill nila. Ayan, so yun eh, not applicable. Ano yung naka-hide pag ganun? Parang wala na siyang ibang effect siguro. Okay. Ayan, so parang parehas lang sila since parehas nga sila literal. Ayan. Tapos ito yung skill ng isa nilang parang leader na nasa gitna. Ayan. Heals over 25% HP. Ayan, so yung Axie skill natin is number 1. So, isa lang. Clump Slash, tama ba? Ayan, tapos dito sa Axie number 2, tatlo. Tsaka na Axie number 3, dalawa lang. So, dahil beginner tayo, nakakahiya naman kayo, no? Kay Paki. Sige, atake tayo base sa knowledge natin as a beginner. Ayan, so, ilalapag nating card since parang pareha sila. Deal damage 200. Ito, 130. Ayan, tapos ano pa ba? Pag pinilit ko ba? Dito natin click. Si number 3 yung ating frontliner na si Tank. So, ito, increase damage. Plant card. Eh ito, so tama ba? Pag ginamit ko to, combination na siya dito? Hindi. Kasi ito, beast card yun. Ah, okay. Beast card. Ay, oo. Tama pala. So, pag plant card, ito dapat, tama ba? Yung ganyan ng kulay. Dapat plant, tapos plant card dito. Ah, okay. Kumbaga, hindi mo siya masyadong maano kasi wala naman plant card. Kaya hindi mo siya mapupuli Okay. Hindi mo siya magagamit ng full potential. Ayan, for example, gagamitin ko to si
Si Knight Steel, since meron siyang steel energy from opponent plus 80 damage, tama ba? Ayan, gamitin natin siya, so total of 210. Pero may, pero may condition yung ano, yung Knight Steel. Ano yung Knight Steel ka? Ito. Yan, kailangan nakakombo siya sa ibang card. So kailangan pagsabayin mo yung dalawang card. Kaso, kaso mabibitin ka sa damage, so huwag mo na lang munang gamitin. Ah, okay. So, anong gagawin natin? Bale, yung mga 100 damage yung ano, itira mo. Ah, ito, ilalagay ka ito, okay. So, ito ay apply to attack, si Maximum Attack on Beast, the bug, or paano malalaman pala pagka ano? Ito yung Plant Beast. Pero sa Adventure, walang ano. Ah, ganun. Okay, walang ganun. Ah, sa arena siya. Ang tawag sa kanila, Chimera, pero walang ganun. Walang ganun na skill. Bale, sa arena lang siya applicable. Ah, okay. Sa kapwa-tao. So, dito may mga heal yung kalaban, no? So, tama ba itong gagamitin ko, Sinister Strike? Ah, para, yan. Total of 300 something na. Yan, so, sure kill na. Enter natin para patay talaga yung ka-attacking nila. Boom. 138, may natrasin. Boom. Oh, grabe, trigger pala. Eh, dalawa nga pala yung ginamit ko, ayun. So, atake naman yung kalaban. Kasi yun, guys, kita nyo yung parang na-stun. Kapag naka-stun ka, ang unang hit mo ay miss. So, next time, kunwari, natapos yung run, naka-stun ka pa. Ang ititira mong skill, yun yung pinakamahina para hindi masayang. Or wag mo na lang muna itira ang Maximum. Ah, pag ganito yung mata niya, stun siya? Ay, na, yung nasa ulo kanina. Ah, okay. Pero hindi na siya stun ngayon? Hindi na, hindi na. Parang okay. Kanina, display na lang yung mata ngayon. Sa dyan yun yung mata. Okay, sige. Next attack natin, meron tayong 4 energy. So, kukuha ulit ako ng steel energy. Tama ba? Pwede na. Kasi pwede na. Kasi parang, hindi, madami ka na ng mga energy tapos. Para madadagdagan mo ulit. Sapat na yung energy para tumira na ibang card. Tapos kapag ganyan, di ba? Ito yung nasa unahan yung 308 HP. Yan yung ipaprioritize sa mga Maximum. Ah, kasi siya yung... Kasi yung mas nasa una siya. Okay. Sige, so ito is... pareha sila na plus 80 damage. Tapos makakuha tayo ng 1 energy. Kung may energy yung kalaban. Ah, okay. Kung wala, hindi. So, medyo pangit siya gamitin sa adventure kasi... Ang mga kalaban sa adventure, madalas tira ng tira. Pero nga, may mga time din naman na pumapasok yun. Okay, so hindi natin ito gagamitin. Parang ang tips ko, ang itira mo lang sa adventure, yung mga 100 plus damage. Ito, so itong tatlo. Tsaka yung mga matataas ang shield yun. Ito, yan, tama. Para, ayan. Kumbaga, para pagkapatay ng isang kalaban, may shield ka pa. Madadamay dyan mo na yung nasa likod, may shield ka pa. Hindi ka masyado mabuhay. Ayun, sige. So, tama nga naman. Puro N, balik natin na para makita nyo. So, gagamitin natin is 110 plus 40 shield. Tama ba? Ayan, 120. So, ano na siya, no? Total of 230. Ayun, i-add natin to para overkill. So, 300. So, kita nyo naman, hindi nyo na kailangan computein. Sure na yan. Tapos, kuha ko ng isang energy. Ano? Hindi na. Ito nang ano. Hindi pwede kasi kailangan dalawang card yun. Iwawan na lang energy. So, ito na lang, bamboo. Para may shield. Ayun, no, lumabas yung shield. Okay, enter na natin. Sige. Ayan, 126. Ayan, 16. Black. Overkill. Ayan, tapos umatake pa yung isa doon. So, ang laking ambag nun, laking dagdag nun. Nasalag mo yung shield nun. Ayan, kapag may ganyan, yan na yung stun. Ayan, yung ayan. So... gain energy tayo since zero siya, hindi mabawas. Tapos ito, strike 3 times, so 340 yun. Pero naka-stun ka kaya mag-stun. Ay, oo nga pala. Pero hindi, meron din naman na kapag kasi tinira ko nung kalaban, mawawala yung stun. So, yun, possible na matira ka kasi pangatlo siya, pangapat ka pa. So, siguro pwede naman. Ah, okay lang. Sige, sige. Try natin. Try. Okay na yan. Wala na. Tumira ka pa kasi sayang naman yan. Ito, hindi na. Pwede na, yan. Pwede mo siya ngayon ipasok. Kasi, yan, combo na yan. Pwede ka na makastill na energy. Oo nga, no, yan. Sige, G. Ayan, gain energy. Meron na tayong isa. Atake, 92. Destroy energy, pero walang nakuha. Ayan, tinira ka. Makatanggal na siya. So, ayan. Pasok. Shoot sa banga. Ayan, still energy. Ayun, so gumana yung plano doon sa part na yan. So gamitan na natin siya nito, no? Kahit ito nalang i-atake, sure kill na yan. Sure kill. Ayun, sige. Basta siguraduhin mo lang na ikaw yung titira bago ka. Oo nga pala, no? Ayun, no? Ayun. Kasi, pangatlo siya, tapos ang dami yung card na nila pag nabuhay pa siya doon, yari yung Axie doon. Pero okay lang yan, as long as may isa kang buhay na Axie.
panalo ka pa rin. Oo nga, kasi tatlo pa naman. Ayan, so victory. Ayan, level 2 na yung mga aksi natin, plus 59 XP. So, anong gagawin? Ayan, plus 2 pala yung ano, ayos, yung SLP dalawa. Anong gagawin pag nag-level 2? Wala, okay lang. Wala nang i-adjust. Tuloy-tuloy lang. Bale, lalaro ka lang ulit. Tapos yan, ito guys. Kita nyo dito, Lunacia Ruin 3. Makikita nyo sa left side, 6 na yung kalaban. Padami, no? Bale, dalawang phase na siya. Di pagkatalo nyo dun sa unang mga kalaban, pupunta yun sa pangalawang phase. Parang yun. Bale, 6 na nga yung kalaban. So, di pag napatay natin yung stage 1, meron pang isa. Nagkasunod, ayun. Mag-ano, mag-move yun. Okay. Para yun, try natin ulit. Sige, simuha na ulit natin. Testing yan, ikaw naman. Ayan, so titignan natin yung skill nila. Ayan, di naman sila ganun kalakas, no? Katulad nung kanina na may isang malaki. Gagamit tayo ng zero energy para mag-gain. Tapos 120. Pwede mo pagsabayin yung dalawa? Pwede. Ayan, 120. Tapos, ano ba ito? Draw a card if this axe attacks at the beginning of the round. So, pwede siya. Bale, pwede mo lang itira for damage. Pero, yun, hindi siya magta-take effect kasi unang titira yung beast. Bale, ang kailangan, hindi mo ito papatirahin. Tapos ipapatirahin mo. Kaso, kung ganun gagawin mo, hindi mamamatay ang kalaban. Kaya, pwedeng itong tatlo, tsaka isa dito. Ayun, sige. Yung may shield siguro. Ito, ano? Mataas yung shield. So, huwag niyo kakalimutan lagi yung bukod sa attack. Ayan, balik natin, ha. Bukod sa attack, yung may mga take shield. Ayan, si ito, 120 attack. Tapos magkakaroon siya ng 36 shield. So, gagamitin natin yan. So, total of 240. Tapos ito, 000. Gain 1 energy. Kunin na natin siya. Tapos ito, 78 attack, 78 shield. So, pwede na yan. So, pwede pa ako magdagdag ng card, no? Since meron pang isa. Hindi. Pero wag na. Hindi, ganito. Ang mangyayari dyan, mamamatay na yung nasa unahan. Tapos sa likod natitira. Ang maganda is, i-reserve mo na lang for next round. Ito na, so, hayaan na natin may 1 energy. Ayan, let's go. Parang kung 125 yung tinira mo, overkill. Oo nga, overkill. Ito, maganda na. Sapat yung damage ng shield ko. Oo nga, I know. Sure kill na yung nasa gitna. So, paano malalaman kapag ikaw turn dito yung malaki? Ano yun? Ikaw na yung turn? Ano yun? Ito, bali. Kunwari, nilagyan mo lahat ng card. Unang titira, tapos sunod, tapos sunod. Ah, okay. Tapos ito yung mga itsura ng Axie. Ayan. Ito yung mga Axie ko, di ba? Ayan, kanya-kanyang skill yun parang. Gagamitin natin ulit ito, tama ba? Saka ayan. Ito. Ayan, patas ito para try natin. Ayan, try natin yung draw a card. Draw a card yan. At alin dito? Sige, titira mo. Kahit ano. Ano na lang, ito na lang, mas maganda to, attack top shield. Yan. Okay na yung dalawa lang. Ano, tatloin mo para if ever makapatay ka isa. Sige, strike 3 times para overkill. Yan. Makikita niya madadagdagan yung card natin kasi siya pinakaw ng tunay. Oo nga, no? Kaso yun, katulad na sabi ko kanina, 50-50 chance na. Oo, kasi yung titira. Kasi nasa gitna siya, yung dalawa. Tama. Kasi yun lang yung umbukin. So, possible hindi magpatay. Pero okay lang. Ayan, so dumami yung card natin. Ah, dumami. Yung energy natin naging 5 na. Hindi katulad kanina na common. Hindi ko na tumira ng medyo kalaban. Pero hindi, pa-preserve ka pa din ng energy kasi ito sila. Oo nga pala, no? Mayroon pa nga palang sunod. So, ang gagamitin natin dito ay si... Ito, tama ba? Pwede yan. Tapos... Ito, kuha ko na isa nito. Okay lang yun. Okay lang. Ay, yung baba ng ano yung shield. Hindi, balagan ito ang diskarte dyan. Di ba ito yung katapat niya? Tapos sila yung mas unang titira. Itira mo din ito ng isa pa. Mahalad. Para pagkapatay nito, nasa taas. Oo. Oh, titirahin naman itong plant yung nasa baba. Tama. Double kill. At hindi, mag-add ka pa. Para double kill. Ito na lang. Okay na yan. Ito nga. Patay itong isa siguro. Kapatay naman ang plant mo yung baba. Meron pa nga pala itong ano, next round. So, hindi tayo pwede makampante magbuhos dun sa first round na yun. Lagi natin natandaan. Ito, last round na ito, di ba? Yan. At tapos yun, dito makikita sa taas yung ano. Ayun, ayan. Bibilog, tapos nasa pinakadulo ka na daw. So, yun. Oo nga. So, yun. Baka mo yan, di nagre-record eh. Umay. Ayan. So, yun. Pwede nyo tingnan yung skill ng mga kalaban ulit. Pero yun nga, pagkatulad ng itsura, parehas lang ng skill.
Pero ito yung parang malakas sa kanila. Heal your server 50% damage lang ganyan. So yun, meron tayong 6 energy, gamitin natin to as always. Tama na. Kuha tayo ng isa. Tapos ito. Okay. Tapos isa pa ulit. Ito na lang, mas mataas yun. Okay, so, pero since nasa likod siya, hindi siya matitira. Parang hindi na masyado mahalaga siya. Okay. So ito na lang, mas matay dito. As in, kahit alin, okay naman. Basta makapatay ka. Yun yung mahalaga. Tapos ito, okay na yan. Sure na, sure na. Tama yan kasi, anda, huwag muna natin. Bale, kunwari, inapat mo yung card, madi-disregard yung huling card kasi patay na yung target niya. Oo nga. Kaya maganda talaga, tatlong card, tapos lipat kasi. Ayun, basta, good shot tayo doon. May nagawa tayong tama. Tama, sobrang good shot yung attack mo dyan. Kasi, ang ganda kasi may shield card. Yun, critical, oh, grabe, lakas pala po nag-critical. Uy, masakit din pala, oh. Mamamatay na yung tank natin. Sana ang pwede kong gamitin lahat to. Pero, ayun, katulad, ano? Katulad nyan, mauna yung kalaban bago yung tank mo. Baka mamatay na yun bago pa maibitaw. So, sayang yung energy mo. Okay. So, anong gagawin ko muna dapat? Ang magandang gawin dyan is ito. Mag-draw a card, tapos isa pang card para mapatay to. Kasi ito, i-reserve mo na lang muna. Kasi, di ba, pag itinira mo to, hindi na magiging first attack to. So, hindi na magta-take effect yung carrot. Oo nga, no. So, okay na muna yan. Lang, okay, para isusugal natin yung frontliner natin, yung tank. Ang lakas, no. Patay. Nice. So, patay na yung ano, yung nasa baba. Tapos yun, dito mira yung kalaban. Medyo nag-pass yung kalaban. Kahit monster. So, yan. Meron na tayong 7 energy. Pag nilagay ko to lahat, okay lang. Okay lang, kasi tapos isa, na naman. Oo, isa na eh. Wala na tayong kasunod. Lagyan natin lahat testing. Para masaya. Ganong effect ang magaganap dito. 1, 2, 3. Ayan, minus 1. 1, 2. Ayan, overkill na to. Nice, so panalo tayo doon. Sa isang stage na yon, dalawang kinalaban natin. Total of 2 rounds. Ito rin tayo doon. Ayan, 111 XP. Ang laki pala pag ganon. 2 rounds. Ayan, plus 4 fusion. So, magkano yan? Mga 24 pesos ba yan, tama? 24. Ayan. So, yung total, ano na, ito, sunod na round. So, ganun ulit, no? Next round. So, tingnan natin sa inventory, meron na tayong 14 potion. So, 60 pesos, 67, 80 pesos na yan, no? So, naglalaro lang tayo, kumikita na, di ba? Tama ba? 80 po. Ayan, so, sa teams natin, isa pa lang tayo. Pag halimbawa ang gusto kong bumuo ng new team, ano mangyayari? Wala, ano? Kailangan bumili lang ng Axie. Bale, pwedeng meron kang pang, ano, pang PVP, pang arena, pang adventure. Ayun. Nasa kapatid ko, ganun. Okay, so, parang kailangan pa rin natin bumili ng Axie pagkaganon. Pagkaganon, halimbawa, bibili ulit ako ng Axie pa. Katulad, yung, ano yung same transaction, katulad ng gagawin natin. So, magdadagdag lang. Pero ito, madali na kasi, ano eh, nagawan mo na nung sa parang sa ruling ID ba yun? Pero ang tips ko, kunwari, as bago ka pa lang, yun nga, ang gawin mo, I mean, di ka may Axie dyan. Medyo okay kasi yan. Yun, chops yun, pero palag-palag, kumbaga. Tama, nananalo naman tayo sa arena. Pero kapag yung, may mga tinatawag na yung, ito pala, pinutin mo. Ito, yung mga pampakompleto lang ng energy. Ayun yung mga mamurahin talaga. Tapos, may tinatawag pa din na pure team. Yun talaga yung magandang laruin. Malakas sa arena, malakas adventure. So, sa team natin, dapat, pag gagawa tayo ng team, meron tayo pang adventure, pang PVP. Tapos yung iba, spare lang. Halimbawa, gusto mo ng mataas energy. Kahit bumili ka ng mumurahing Axie lang para makuha natin tong 40 or 60 energy. Ayun. Pero, pag kunwari, sa mga, let's say, ang budget ko lang is mga nasa 100k lang. Ang gagawin ko na lang ay... Ngayon, for example, since yung mga binigay mo sa aking Axie is pwede pa siyang mag-breed. Paano magpa-breed ng Axie ko sa kanya? Yung pag-breed naman, dito yun. Makikita nyo siya sa dashboard, inventory, tapos pindutin nyo lang Axie na gusto nyong i-breed. Pero sa Axie na to, hindi na siya advisable i-breed kasi hindi siya kagandahan. Ayun, compared sa mga pure Axies. So, hindi ko na dapat siya i-breed kasi... Ito, parang max 2 breeds. Ano na siya? Goods na.
kasi yun nga, hindi pag halimbawa i-breed siya, ipinilit gusto mo bale, pag nag-breed ka, pag binred mo, lugi ka pa. Yun. Pero ito, parang ipapakita lang natin yung paano mag-breed. So ito, pipindutin niya lang yung breed, tapos select anaxi, tapos pindut ka isa, kahit ano. Let's say yan, pares, ano, pares damage arta. Yan. Tapos, ang kailangan nyo daw is 1,200 SLP plus 2 AXS. Ang AXS is around 200 to 250 pesos. So, 500. Tapos, 1,200 SLP. So, calculator natin. Kunwari. Let's say, 6 pesos per SLP times 1,2. 7,000 plus may, meron pa nito. Let's say, 200 na lang isa plus 400. Yun. 7.6 ang magagastos mo. Tas ang lalabas, hindi masyadong kagandahan. So, pag i-breed ko yan, ilan ang lalabas na... Isa lang. Ah, isa lang kada breed. Oh. Tapos, ang mapangit pa niyan kasi magkaiba yung skill nila. Ang mangyayari lang, maglalahok yung skill. So, ang maganda pag nag-breed, either same skill or kumbaga medyo identical kahit papano. So, paano naman malalaman kapag maganda yung Axie para ma-breed? Ayun, pag naman, para malaman mo kung maganda yung Axie, bale, ito makikita nyo, di ba, beast. Kapag puro beast yung skill, ang tawag doon, ito, di ba kulay orange. Kapag orange yung lahat, ang tawag doon, pure. Yun. Okay. Yun yung goods i-breed, pero depende pa rin sa skill. Yun. Tapos, dito naman, dito makikita yung Axie skill list. Yan. Dito nyo makikita lahat ng skill ng Axie. Yan. Yung magaganda. Oo. Bale, sa ngayon, syempre, hindi natin masasabi sa video lahat kung alin yung maganda at hindi kasi may mga synergy din nga. Kunwari, ito, magandang kasama nito kasi combo yan. Mga ganon. Tapos yung iba, kunwari, ang gusto mo may shield naman. Yung iba naman, gusto, pure damage. Parang personal preference din. Ayun. Yung iba naman, poison lang, hindi sila nagbaburst damage. Ayan. Ayan, kung halimbawa ako, gusto ko naman mag-invest para mag-breed. Ayan, anong advice mo sa akin? Bale, ang advice ko is, yun nga, pag mag-breed ka, tulad ng sabi ko, kailangan mo ng SLP and AXS. Mag-ipon muna. Itong SLP, pwede mong ipunin or bilhin sa tao. Ito namang AXS, yun, pwede mo rin bilhin na lang din. Kapag bibili ako, halimbawa, ng SLP sa tao, paano yung transaction? Bale, yun. Kapag bibili ka naman ng SLP, dito yun mangyayari. Dito, extension, Ronin Wallet. Tapos, ito yung Ronin ID. Ibibigay mo to sa seller, di copy. Send sa seller. Tapos ang gagawin ng seller, let's say may SLP akong 3,000. Send. Paste dito ng seller yung Ronin address mo, then asset. Tapos, okay. SLP. Tapos kung ilan. Quantity. Kung ilan. Tapos yan, napakadali lang pala. Matatanggap mo na. Pwede ka na agad mag-breed. Ganun lang kasimple. But ang mapapayo ko sa mga new players ay... Either maglaro muna or mag-research muna kayo bago kayo mag-breed kasi karamihan sa mga new players gusto agad mag-breed pero ang dami nilang maling nagagawa so nangyayari lugi pa sila sa halip na tumubo. Kasi sa breeding may tubo talaga pero dapat marunong ka. Pag-aralan muna. Kasi kapag breed ka ng breed wala hindi mo naman alam yung ginagawa mo. Malulugi ka ng malaki. Ayan sa AXS. Paano naman magkaroon yan? Either bibilin mo sa Binance or sa kapwa tao. Kapag sobrang dami mong bibilin, siguro okay sa Binance. Pero, kunwari, mga 10 pieces lang bibilin mo. Sa kapwa tao ka na lang bumili. Kasi meron... So, Ronin ID lang din ang ibibili? Yan. Ronin address lang din. Kasi may maraming mga fees, tax, ganun, kapag doon ka bumili. Pag sa tao, direkta. Ngayon, so, as a beginner katulad ko, siyempre, ang goal ko lang is mag-ipon ng maraming SLP para kumita. Paano ko naman ibebenta yung SLP ko? Yan naman, pag sa SLP naman, kung gusto mong ibenta, yun, ganun din. Either tao sa tao, or dun sa automated. Kasi sa automated naman, mas konti yung makukuha mo. Kunwari, parang may, may percentage. For example, ito yung presyo ng SLP. Dito nyo makikita yung presyo ng SLP. Gawin natin tong PHP para madaling ma-identify. Yan. Kunwari dito sa... Ito yung pinakabentahan kasi talaga. Dito, makikita nyo, 6.39. Pero, kunwari, binenta mo sa tao... Yun nga. Pag binenta mo sa tao, maaaring mas malaki pa. Tapos, walang tax. Walang kahit ano. Ruling ID na lang kayo. Since trusted ka naman ng mga tao, madali mo lang siya maibenta.
kumbaga, ang kailangan mo lang malaman yung kung magkano worth talaga ng SLP by that time. Pag halimbawa, for example, bebentahan ko ng SLP isang tao, kukunin ko lang yung running ID address niya, send ko na. Yung payment, kahit ano na lang, GCash, ganun pa. Yun. Pero syempre, doon tayo sa safe, payment first lagi. Pero kung alam mong trusted naman yung pagbebentahan mo, pwede ka naman mag-SLP first. Tapos yun nga, tulad ng sabi ko, kunwari meron kang, ano, meron kang 10,000 SLP. Di mga around 63,000 yun. Kapag binenta mo siya dito, may mga tax. Yun nga, tulad sabi. Papatak na lang siya sa magkano, halimbawa. Parang ano, under 60K, ganun din. Lugi ka agad na mga around 5K, ganun. Kasi may mga, yun nga, may mga fees. Pero siguro pala mga 2 to 3K lang yung ganun, ang fees. Di 6.39 dito, pero kung sa tao mo ibebenta, mas malaki. Let's say, papatakan yan, 66K. Wala pang tax. Yun, kaya, ang problema lang kapag sa tao na nagbenta, karamihan is scammer, mga bogus buyer, ganun. Pero mas okay na payment first muna. Yun. Kaya ang pinakamahalaga, payment first. Basta ang mahalaga hindi kayo ma-scam. Mas malaki makukuha nyo kapag ronin to ronin yung binenta. Kapag ano naman, halimbawa, ayaw kong benta sa tao, natatakot ako. Paano ko ibebenta yung SLP ko dyan? Yun. Halimbawa dyan sa Binance. Bale, ano, magre-register ka dito, tapos magpapa-verify ka, tapos yung steps na kasunod, parang hindi na natin magagawangan kasi una sa lahat, wala tayong claimable SLP. Yun pala, eto guys, makiklaim yung SLP kapag after 15 days pa. Yan, makikita nyo, zero, claim SLP. Your luck 14 SLP will be unlocked on July 12. Yun. Ang dito sa Axie, every 15 days kayo pwede mag-claim ng SLP. Pero pwede mo siyang palagpasin, let's say, July 20 mo ikiklaim lahat ng SLP mo. Pwede yun. Pero once na maklaim mo, plus 15 days na ulit. Another 15 days para maklaim mo. Patagal ng patagal. Basta 15 days lagi kung gusto mo i-claim ng i-claim. Pero pwede mo i-delay na, kunwari, hindi ko pa naman kailangan ng pera. Sige, saka ako na i-claim sa pa 30 days. Yun, pwede yun. Para isang biglang kuha na lang. Pag claim mo yung SLP, saan mo pupunta ngayon? Pag claim mo naman yung SLP, di claim SLP now. Mapapapuntahin dito sa Ronin wallet nyo. Yan, mag-a-appear yan dito. Tapos yun, pwede nyo na siyang ibenta anytime. Send lang. Sige. Napakadali pa lang na dalawang Ronin. Pero yun nga, tulad ng iniulit ko, mas advisable magbenta sa kapwa tao. Kasi mas malaki makukuha nyo. Pero, ang cons naman nun nga is prone sa scam. Ayun, so ingat na lang tayo. Ingat na lang tayo. So wala na ba? Yan guys, so wala na naman masyado ditong madi-discuss. So sa katulad ko na lang, ang gagawin ko na lang is mag-farm ng SLP. Maglaro lang. Ayun. Tapos dito nyo makikita yung mga ranking, ganyan. Yan, tapos yun. Tapos kunwari, maisip nyo na, kunwari may budget kayo na medyo malaki, ganyan. Nakikita nyo dito yung mga top player. Pwede nyo silang gayahin, pwede kayo manood ng mga laban. So dito, punta kayo, Axie Leaderboard. Yan. Pwede kayo manood ng mga laban ng mga pro. Ganito yung mga ginawa ko nung una. Open lang. So yun, titingnan nyo yung Axie ng mga pro. Yan. Parang, ano kaya mga ginagamit ng mga to? Bakit top 1 to sa buong mundo? Yan. Kunwari yan, makikita nyo. Yan, pure yan, no? Ito may sabi. Ay, may halo pala. Pero, ayan yung combo niya. Parang, imbento niya yan. Kasi, pag pure nga, yun yung basic na maganda. Pero, katulad nito, yung mga pro, nag-iimbento sila ng sarili nilang Axie. Binibreed nila yan. Parang mas malakas. Tapos, kunwari ito. Yan, ang tawag, chapsuy ng tawag dyan kasi, aqua siya, pero, meron siyang bug card, beast card. Isa lang yung pang aqua. Pero, top 1 siya sa buong mundo. Kasi, parang, may dahilan kung bakit ginawa yan. Laging parang may kakaibang ginagawa ang mga pro. Yun. Kung mapapansin mo. Kita nyo, yun nga. Basta parang, yun nga, chapsuy yan. Literal na chapsuy. Kasi, yun nga, iba't iba yung skill. Isa lang yung aqua card, aqua siya. Yun. Kumbaga sa tunay, mura lang yan. Pero, yan yung meta niya. Ayun. Kanya-kanyang invento yan. Hindi porket pure, malakas na. Yun. Tapos ito. Yan. Ito yung tank niya. Parang may halo din, yun. Pero may dalawang halo types lang. May halo din. Ito kasi yung pinaka-combo niya, itong Garish Worm. Yan, lahat meron. May poison kasi yan, may poison. So, pag napopoison yung alaban, nababawasan yung buhay. Yan, gets. Tapos yun. Tapos kung gusto niyong panoorin yung mga laro ng mga pro, ito, watch in app. Tapos yun.
Click lang, okay na yun. Gusto mo, try natin. Sige. Sige. Safe naman yan. Ah, safe naman yan. Tapos close nyo lang muna yung application kung sa PC. Yan, di try nating manood ng isang laban niya. Ito yung pin, ito yung top 1 guys sa buong mundo. So replay lang siya. Replay siya. Para lang makita niyo parang paano niya na-execute yung ganung aksi. Ay kaso parang ano pa lang yun, wala. Siguro parang mga replay na lang na naiwan na. Kumbaga wala. Okay, natabo na. So hindi pa lang natin mapapanood guys. Kasi sobrang dami na rin ng aksi. Nag-overload na yung server yun. Pagka ano, pagka halimbawa gusto ko bumili sa'yo yung mga ibibrit naman. Pwede din. Mga magkano, pinakamura. Pag kasi may mga tinatawag na may mga purity pa. Diga pure na siya. Tapos may percentage pa yun. Ano yung percentage? Yun yung ano, kunwari diga nagbreed ako ng, let's say, aqua. May mga sabit, let's say, 85%. Sa kabila, 90%. Possible na lumabas yung mga ibang card na, kunwari may mga bug card, plant card yun. Bale, yung mga 100%. Sobrang mahal nun. Pero, siguro pag yung sobrang ganda talaga, mga nasa 200k isa pa lang. Isa pa kaso lang? Pero yung mga normal na pambreed lang, siguro 80 to 90% purity. O hanggang 95 siguro kaya. Siguro mga nasa 20k each, gano'n. Siguro gano'n. 15 to 20k each. So pag magbibreed ka, ilang aksi dapat ang kailangan? Dalawa. Kasi yun yung pag-breed. Parang pag-prepare mo lang. So, tapos, ano, mga 50k meron na? Or 40k? Oh, kaya na. Tapos, pwede mo siyang i-breed 4 times. Yun yung mga, ano, mga goods i-breed ka. Basta kada breed mo, sa dalawang aksi, isa lang yung anak niya. Ah, isa yun. Lang yung pero ito yung breed ko na tinatawag. Sa tunay hanggang 7 pwede. Pero, sa pag-task kasi, times 2 ng times 2. Parang, pamahal ng pamahal. So, halimbawa, ibibreed ko yan, pang-apat na beses na niya, mas malaki na yung hinihingi niya na SLP. Okay. Pamahal lang pamahal. So, yan, kapag mga hindi kagandahan yung aksi mo, hanggang to lang yung destination. Ay, sige, ikaw na parang kapag mga purebred, aksi, let's say, 90% purity, hanggang 4 times good siya. At paano malalaman yung purity? Ay, parang, ta-downloadan kita pa. Pero syempre, since ito ay halo-halo naman, hindi na yung super pure. Kaya katulad nito, 0%. Ito, 69%. Yung pureness. Parang may dinalood ka lang na tool para lumabas yung pureness. So yun, dito na nagtatapos ang video na to. Maraming salamat sa inyong lahat. So hayaan nyo pagka meron tayong bagong natutunan na discovery na dapat ituro sa inyo is gagawa natin yan ng video. Ayan. If you like this video, don't forget to leave a thumbs up and subscribe to our YouTube channel. Peace.